kain at sambahin ang Panginoong butin. Ihalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin may lalang. Tanay inako niya't hininang kamang iniingatan ating dakilain at sambahin ang Panginoong butin. Ihalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon po tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagkauliran at pag-aampon ng mga banal ay inilaan mo para ang kahinaan namin huwag humadlang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan. Ipagkaloob mong kaming nagpaparangal sa pagsilang ni San Roque sa kalangitan ay makadulog sa iyo sa pagtalunto namin sa kaniyang pinagdaanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Noong mga araw na iyon, si Moises ay umahon sa bundok ng Nebo, sa itoktok ng Pisga, sa gawing silangan ng Jericho. Doon ipinakita sa kanya ng Panginoon ang buong lupain. Mula sa Galaad hanggang Dan, ang buong Neptali, ang lupain ng Ephraim at Manases, ang buong lupain ng Huda, hanggang sa kanluran, ang Negev at ang Kapatagan. Sa Makatwid ay ang Kapatagan ng Jericho. Ang lungsod ng mga palaspas hanggang Soar. Sinabi sa kanya ng Panginoon, iyan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. At si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab, ayon sa salita ng Panginoon. Inilibing siya ng Panginoon sa isang lambak sa Moab, sa tapat ng Bet-Peor, ngunit ngayon walang nakaalam ng tiyak na lugar. Siya'y 120 taon nang mamatay, ngunit hindi lumabo ang kanyang paningin. Ni hindi nang hina ang kanyang pangangatawan. 30 araw siyang ipinagluksa ng Israel. Si Josue ay puspos ng kaalaman at kakayahan sa pamamahala pagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang mga kamay nito.
at sinunod siya ng mga Israelita. Ginawa nila ang lahat ng utos ng Panginoon. Sa Israel ay wala nang lumitaw na propetang tulad ni Moises na naging tapat at nakakausap ng tuwiran sa Panginoon. Wala ring nakagawa ng mga kababalaghang tulad ng pinagawa sa kanya ng Panginoon sa Ehipto, sa harapan ng Paraon at ng mga lingkod nito. Wala ring nakagawa ng makapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moses sa harapan ng bayang Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y Kanyang bigay. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y Kanyang bigay. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y Kanyang bigay. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Lapit at makinig ang nagpaparangal. Sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay. Ang Kanyang ginawang mga kabutihan. Nung ako'y balisa, ako ay dumaing. Dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa akong purihin ng mga awitin. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y Kanyang bigay. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. Alleluia, Alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay mapapanauli mo sa dati at mapapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin ito sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa, sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit.
sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang araw po ng Miyerkules sa inyong lahat. Ginugunita po natin ngayon si San Roque, nagpapagaling. Sa kanyang pamamagitan, tayo lumalapit sa Diyos para humiling ng kagalingan, lalo na po noong pandemic. Idalangin natin ngayon ang mga nag-iisang nakikipagtuos sa kanilang sakit. Lalo't higit yaong mga nahihiyang ipaalam sa iba na sila ay may sakit, maging sa kanilang sariling pamilya. Matutunan dinawa nilang sa kanilang pakikibakang mag-isa, maaari silang lumapit kay San Roque. Sa kanya, mayroon silang karamay. Sapagkat sabi nga ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Hindi lang po ito nangangahulugan na saan man may dalawa o tatlong nagba-Bible study, naroon siyang kasama nila. Nangangahulugan po ito na pag dinamaya natin ang ating kapwa sa kanilang pag-iisa, lalo na sa mga panahong down na down sila, mag-Bible study man kayo o hindi, siya ang umaabot sa kanila sa pamamagitan ninyo. Hindi po kasi tayo maaaring mabuhay sa kalubusan ng ating pagkatao nang para lamang sa ating sarili. Dadamay at dadamay ka rin. Mangangailangan at mangangailangan ka rin ng pagdamay ng kapwa. Kailangan natin ang isa't isa. At may responsibilidad tayo sa bawat isa. Dahil iisang kapwa po tayo. Si Moises sa unang pagbasa ay ito po ang isinabuhay. Hindi man siya mismo nakarating sa promised land na kanyang tinatanaw, kinalinga naman niya ang kanyang mga kababayan hanggang sa huli. Nabuhay siya at namatay nang may face-to-face encounter with God. Ito rin po ang minamahalaga ng mahal na poong Jesus Nazareno. Sa Ebanghelyo po natin ngayon, isinusulong niya ang importansya ng pakikipagkasundo. Mga ilangan man ito ng tagapamagitan. So hindi lamang importansya ang isinusulong niya, pati na rin ang pamamaraan. Ano ho ang sabi niya? Lumapit ka. Kung ikaw ay may kapatid na nagkaroon kayo ng alitan, lapitan mo siya ng personal. At pag hindi kayo magkasundo, magsama ka. Kumbaga may third party para mayroong nagbabalanse. May tumitingin sa inyong argumento o pagkikipagkasundo ng objective. Kaya ang iyong yayakagin, hindi yung pinakamalapit sa iyong kaibigan. Kasi baka ikaw lamang ang kanyang kampihan at hindi kanya mabigyan ng objectivity. Mabuti kung yung neutral, yung hindi kampi sa kanya at hindi kampi sa iyo. Yung makapagbibigay sa inyo ng pagbabalanse hanggang sa kayo ay magkasundo. At pag hindi pa rin, abay dalhin nyo na, sabi ng poong Jesus Nazareno, sa nakararami. Sapagkat sa nakararami,
mayroong pag-iisa. May espiritu ng pag-iisa. Makasakaling makatulong ang number sa pakikipagkasundo ninyo sa isa't isa. Bakit niya minamahalaga ang pakikipagkasundo? Maging ang sakramento ng kumpisal ay tinatawag na sakramento ng pakikipagkasundo. Kung lilingon kayo sa inyong kaliwa, may ilaw ang mga confessional boxes natin. Ibig sabihin, may mga paring naghihintay ng inyong pakikipagkasundo sa Diyos at sa inyong sarili, maging sa inyong kapwa. Sa madaling sabi, mga kapatid, bukod sa pagsusulong ng pakikipagkasundo, ang advokasya ng ating Panginoon ay magtayo ng mga tulay sa pagitan natin. Hindi mga pader na napakahirap akyatin. Mga tulay na kung kinakailangan ay tulay ng paghilom. Paghilom ng ating mga pusong sugatan, ng ating mga karanasan ng rejection, ng ating mga karanasan na tayo naman ang nag-reject. Importante ito hanggang sa punto na sinabi niya na anumang pagtagniin ninyo sa lupa ay pagtatagniin sa langit. Anumang pag-agwatin ninyo sa lupa ay pag-aagwatin sa langit. Sarili kong translation. Ang translation sa Tagalog, medyo napalalim yata ang aking translation. Ang translation sa binasa natin, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. So saan tayo dadalhin ito? Nang kapangyarihang ito na ipinagkaloob sa atin at ipinagkatiwala. Depende po kung ano ang inyong ipagbabawal at kung ano ang inyong ipahihintulot. Kung ang inyong ipagbabawal at ipahihintulot ay nakikibahagi sa isinusulong ng mahal na poong Jesus Nazarenong pakikipagkasundo, ito rin ang ating ma-enjoy sa kapunuan ng buhay. Minamahal kong mga kapatid, hindi po natin ito kinakailangang gawin mag-isa. Kasi kung nagkaroon kayo ng alitan ng iyong kapwa, mapapasiksik ka sa tinatawag na alienation. Ma-alienate ka sa kanya. Hindi kanya kikibuin, hindi mo siya kikibuin, edi alienated kayo sa isa't isa. Magiging alienated ka rin sa iyong sarili. Bakit? Dahil ang nature natin bilang isang tao ay makipag-relate sa kapwa. Sa Genesis pa lang, minamahal kong mga kapatid, bago pa ang naratibo ng pagbagsak natin sa kasalanan, naroon na ang naratibo ng pagpapahalaga sa relasyon. So kung babalikan natin sandali, ano, maaga pa naman. Sa Genesis 1, unang araw, ginawa niya ang ganon at ganito. Minasdan niya ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Sa English, ang magandang pagkakasabi eh. And God saw that it is good. At sunod na araw, ginawa niya ang ganito at ganoon. Minasdan niya ang kanyang ginawa at siya ay nasiyahan. Hanggang sa tumalon tayo sa Genesis chapter 2, ginawa niya ang tao, minasdan niya, and God saw that it is not good for a man to be alone. It is not good for a man to be alone. Kaya po gumawa siya ng kanyang makakasama. Wala pa doon
ang pagbagsak natin sa kasalanan, minamahalaga na ng Panginoong Diyos ang relationship. Mga kapatid, hindi natin kinakailangang harapin mag-isa ang alienation na dulot sa atin ng mga alitan. Alam natin na siya ay kasama natin. Kasi siya mismo nagsabi, naroon akong kasama nila. It only takes 2 or 3 o mas marami. At pagkasama natin siya, may hatid po siya sa ating grasya. Grasya ng paghilom. Grasya ng healing. Ito rin ang sinikap na isulong sa buhay ng santo na ating ginugunita ngayon na si San Roque. Bukod sa grasya ng paghilom, may hatid din po ito sa ating tapang. Tapang ng pakikiharap. Tapang na harapin na tayo nga ay sugatan. Tapang na tanggapin na kailangan nga natin ng paghilom. Bukod doon, may dulot din po itong karunungan, wisdom, na piliin ang payapa. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinabi ni Jesus sa atin, kung dito sa lupa ay may dalawa sa inyo na nagkakaisang humingi ng anuman, gagawin ito para sa kanila ng aking amang nasa langit. Kaya manalangin tayo ng sama-sama at sa bawat dalangin ng atin pong itutugon, punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga membro ng simbahan, naway maging malatit ang kalooban sa isa't isa at mamuhay sa kapayapaan at pagkakasunduan. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway igalang ang karapatan ng bawat tao at iwaksi ang pag-uusig at pananakit. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Tayo naway makapagsalita ng katotohanan, ng may katatagan at pagmamahal, at tanggapin ang anumang pagtatama ng iba ng may kagandahang loob. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga may sakit, matatanda, at ang mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway makita nila ang kaginhawahan at kasiyahan sa kagandahang loob ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga yumao, naway maging malinis ang budhi at maihanda sa walang hanggang pakikipagkaisa kay Kristo. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ama naming nasa langit, kapiling namin ang iyong anak. Hinihiling namin na tulungan mo kaming manalig sa kabutihan ng bawat tao at maging mahinahon kami sa isa't isa tulad ng pagiging mabuti mo sa amin. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. At tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga na ang aming gawang iyong pinagawa.
nagpala, sumasama ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawan dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa paghahaing inihanda ngayon, si San Roque ay ginugunita. Pagkalooban mo kami ng pagpapala ng kapayapaan at kaisahan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaaalingaungaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad, ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispot ng Tanang Kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at edya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ bring us to everlasting life. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
te, et fide te, coniam suavis est dominus, piatus vir qui sperat, qui sperat in eo. Come to me, all you that neighbor, all you that neighbor it are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Gustate et fidete, coniam suavis est dominus, piatus vir qui sperat, qui sperat in eo. I will bless the Lord at all times. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me glad. Gustate et videte, coniam suavis est dominus, beatus vir qui sperat, sperat in eo. Glorify the Lord with me. Let us together extol His name. I sought the Lord and He answered me and delivered me from all my fears. Gustate et videte, coniam suavis est dominus, beatus vir qui sperat, qui sperat in eo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ngayong ginugunita si San Roque ay magpabanal nawa sa aming kalooban upang kami pagindapating makasalo sa iyong sariling buhay sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Manalangin po tayo sandali kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay nilulwalhati na diyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Heso Kristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, upang kami maiadya sa salot at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, upang kami maiadya sa salot at mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, upang kami maiadya sa salot at mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Magsitayo na po kayo. Sumainyo ang Panginoon. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ng kanilang mga pinasasalamatan, hinihiling at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, na ialay na po natin ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig, kapayapaan, at pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.
nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ninulwalhati